Hello mga kametal, so isang magandang araw po sa inyong lahat. At muli, andito na naman si Bamski Vlog upang magbabahagi na naman sa inyo ng dagdag kaalaman at idea. Ito'y patungkol kung paano gumawa ng orange peel or yung ating in-cup. So ganito yan mga kametal. Ang orange peel or yung ating in-cup ay kadalasan ginagamit ito sa pag-hydro testing or doon sa mga linya na pipe na wala ng connection. So kadalasan din na ito ginagamit kasi meron na tayong pwede na tayong maglagay doon ng plants at saka yung ating blind plants. So minsan ginagamit din ito kung kaling wala tayong mga materials na pwede natin gamitin or in-cup. So pwede tayong gumamit pang alternatibo. So magpapabricate tayo ng ganito. Meron din tayong in-cup, ready-made na in-cup. Bilang isang fabricator, kailangan din natin malaman kung paano ito gawin. So itong video pala na ito mga kametal ay ni-request sa atin ng ating masugit na taga-subaybay na si Axel Rose Inimi. So shout out sa iyo dyan Sir Axel Rose Inimi. Kung interesado ka sa video na ito, panoorin mo lang ang video na ito at tiyak mayroon kang makukuhang aral at kaalaman. So bago natin simulan, kung baguhan ka pa lang dito sa aking YouTube channel, ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-like at i-click nyo na rin yung ating notification bell para updated kayo lagi sa ating mga bagong videos ni upload. So tara na mga kametal, start na tayo. Sa inyong lahat. So ito po yung ating pipe na ating gagawing example ngayon mga kametal at gagawin nating orange peel or yung ating end cap. So kung napapansin nyo, meron na akong nilagay na mga markings dito. Yan. So yung ating 4 inches na pipe, yung outside diameter nito is 114 mm. So yan. So dito nagdivide po tayo ng 8 division. So, 8 division yan yung ginawa natin. So, ngayon, bago tayo magka-cutting nito, gagawa tayo ng template para mas madali natin itong mamarkahan. So, ngayon, ipapaliwanag ko muna sa inyo kung ano yung mga distance nito ng ating mga marking. So, dito, nag-divide tayo ng 8 sa ating 4 inches na pipe. So, sa pagkuha nitong ating division dito, so, yung circumference nitong ating pipe, i-divide 8 lang natin yan. So 114 times pi, yung resulta na yun, yun yung ating circumference. At i-divide 8 naman natin yun. Yung ating pipe is 114. I-times natin yan sa pi. Yan, pi. So ito yung ating symbol ng ating pi. Equivalent yan, 3.1416. Okay? So pag-equals natin yan, yan yung kanyang circumference, 358.1. Okay, so i-divide 8 natin para makuha natin yung distance ng ating 8 division. So, divide 8 natin. So, yan. So, 44.76. O, round off na natin ng 45 mm. Okay? So, yan yung kanyang distance dito. Yan. Sa 8 division. So, dito naman sa height natin mga kametal, mayroon tayong dalawang process nito sa pagkuha ng ating height. Okay? So, ipapaliwanag ko sa inyo. Ito yan mga kametal. Gagawa muna tayo ng ating end cap. Yan. Yan yung ating, balikan yan yung ating end cap. Yan. So, dito sa ating 4 inches na pipe, yung ating diameter nito, outside diameter is 114. Yung radius niya is 57. Balikalahati ng ating diameter. Yan, 57 din dito. 57 mm. So, yan yung kanyang radius. Yan, yan yung 90 degree. Ng ating, bali, arm natin na, magbibend yung arm natin ng 90 degree. Okay? So, para makuha natin itong height dito, itong height nito, meron tayong dalawang process. So, number one is radius times degree times sine 1. Okay? So, sine 1 yan. So, equals
So number 2, yan yung unang formula natin sa paggawa ng ating height dyan. Okay? So number 2, circumference divide 4. So equals, so ganyan lang yung number 2, maiksi lang. So yung number 1 at saka number 2, pag i-calculate mo yan, parehas lang ang kanilang resulta dito sa height na yan. Okay, so i-try natin i-calculate. So sa number 1 natin, so yung ating radius na 57, i-times natin yan sa ating degree. So yung ating degree, ito, kasi naka 90 degree yung ating arm dyan. Ibibend natin ng 90 degree sa ating orange peel. So 90 degree yan, ito 90 degree din. Okay, so 90 degree yung ating ilalagay dito. Ayan, 90 times sine of 1. Okay, so 89.53 yung bale height nya dito sa ating pipe. Ito yon mga kamital. Ayan, ito at saka ito ay parehas yan. Ito yung ating ibibend. Ayan, ng 90 degree. Okay, doon sa ating number 2, circumference divide 4. So bago natin makuha yung circumference, so i-multiply muna natin yung 114 times pi para makuha natin yung circumference. Okay, so 114 yung ating diameter ng ating pipe, outside diameter, i-times pi natin yan. Yan, so equals yan yung kanyang circumference. So i-divide 4 natin, divide 4, so 89.53. Okay, so parehas lang yung number 1 at number 2. So ngayon, kayo na ang pipili kung saan yung formula na mas comfortable at madali ninyong i-calculate. Okay, so ngayon mga kamital, gagawa tayo ng template nito para sa pagkakating madali na natin markahan. So ito yung mga arms natin, 8 division. So itong arm natin, hinati natin yan sa 4. Yan. So, bali ito yung arm natin. Hinati natin yan sa 4. Para makuha natin yung saktong pagkakating nito. Yan. Meron pa tayong i-calculate dyan. Dito sa kanyang mga degree dito. Ito yung ating baseline na 90. Yan. Ito naman yung ating 67.5. 45 degree. 22.5. Dito sa ating pinakatap, ito yung ating 0. Bakit naging ganyan yung ating mga degree dyan? Kasi yung ating 90 degree, dinivide natin yan sa 4. So, ang 90 degree divide 4 is 22.5. Okay? So, 22.5 plus 22.5 is 45. So, every pagitan yan is 22.5 hanggang 90. So, ito yung ating 90. Ito yung ating baseline. Ito yung ating 90. Yan. Ito yung ating 90 dito. Ito yung ating 67.5. Ito yung ating 22.45. 22.5. Ito naman yung pinakatap natin. Ito yung ating 0. So, lahat yung mga arm na yan, 90 degree ang bend niyan. Okay? So, gagawa tayo ng template. Ito na po yung template natin mga kamital. Ginawa ko na at kinating ko na yung ating template at ipapaliwanag ko na lang sa inyo kung paano natin ito ginawa. So dito, alam na natin yung height natin is 90 mm. So dito yan mga kamital, 90 mm. So 89.53, so ni-run off na natin yan sa 90 mm. So kung ano yung height natin dito, yan, ito din yung isukat nyo dito sa inyong template. So 90 mm yan. So yan, 90 mm. Ito namang dito, yung ating sukat dito. Kung ano yung sukat natin dito sa ating dinivide natin ng 8, yung ating circumference ng ating 114 na outside diameter natin 4 inch. So yun yung ating sukat dito. Yan, kasukat yan. Yan. So 45 mm naman yan. So dito naman, yung sukat natin dito, sa pag-calculate ng ating sukat dito sa 67.5, 45, at saka yung ating 22.5. So, ganito lang yan mga kamital. Itong ating 45 na baseline,
So ito yung ating baseline. Ito yung ating 90. So ito yan mga kametal. Baliga ganun na yan. Given siya na ng 90. So ito na yung given natin na 45 mm dito sa ating baseline para makuha natin itong ating 67.5, 45 at saka 22.5. Dito naman sa ating top, ito yung ating 0. Yung ating 45 na given dito, 45, i-times lang natin yan sa sign kung ano yung degree na ating kukuhanin dito, 67.5. So i-times natin yan sa 67.5. Yan. So makukuha na natin yung ating sukat dito, simula rito hanggang dito. Okay? Try natin i-calculate. 45 times natin sa sine of 67.5. So 41.57 or round up na natin ang 42. Ang sukat natin dito mga kamital is 42. 42 yan. So dito naman sa ating 45, dito sa ating 45, yung 67.5, ganun pa rin yung ating calculate. Yung 45 is always 45 na yan kasi yan na yung ating given para makuha natin itong mga degree na ito. So delete lang natin yan. So lagyan natin ng 45. So equals 31.8 or 32. Okay? So 32 mm yung ating sukat dito. So ganun pa rin yung ating calculation sa pagkuha ng ating 22.5. Okay? So delete natin 22.5. So 17.2 dito sa ating 22.5. Dito naman sa ating 0, hindi na natin ni ano yan kasi dito na yan sa ating pinakatap. Dito sa ating type. Yan. So dito meron na akong kinating ko na itong pipe nito para ma-plastada natin. So isang template lang yung ginawa natin para parehas-parehas yung ating hubog ng ating markings dyan. So yan. So lahat yan imamarking natin yan. Okay, so mamarkingan muna natin ito lahat. Okay, so yan na siya mga kamital, namarkahan na natin yung ating mga linya dito. So isang template lang yung ating ginagamit. Parehas-parehas yung kanyang pagka-markings. So itong distance natin dito mga kametal, yung ating 90 mm. So dinivide lang natin yan sa 4. Yan. Para makuha ninyo yung distance ninyo dito. For 90 divide 4, so 22.5 yan distance natin. Ito yung tatanggalin natin. Yan. So matitira itong ating mga arms. Yan. So pwede ninyo itong katingin sa grinder or sa ating cutting set. So depende na sa inyo. So try natin ito sa grinder. So napakakapal kasi nito. So subukan natin kung kakayanin. Okay, so kakatingin muna natin ito. So dito na siya mga kamital, nakating na natin yung ating orange fill. So ang gagawin natin ngayon, ibibend na natin siya mga kamital. So dito pala mga kamital, pwede po kayong mag-divide ng ating pipe kung ilan yung gusto nyong division, depende sa laki ng inyong pipe. Dito naman sa ating height dito, yan, pwede rin kayong mag-divide dyan ng kahit ilan. Hindi na yan sa kung gaano kalaki yung inyong pipe na gagawing orange peel. So dito sa atin, 4 inches lang itong ating pipe. So tama na itong 8 division at saka yung ating division dito sa ating height. So ngayon, ang gagawin natin, ibibend natin ito kamital. So sa pagbibend nito, kailangan dahan-dahan lang yung ating pagbibend. Hindi natin idiretso. Pag bend nito, ito namang isa. Yan.
So gagamit tayo ng cutting torques pang heating nito para sa pagbibend kasi makapal ito mga kametal. Pero kung mga maninipis lang naman, so pwede nyo nang pukpukin ng dahan-dahan. Okay, so ngayon ating ibibend ito.